Yun, nilo sa inyo mga bossing, meron lang ako share sa inyo about dito sa Nissan Sentra. Wala daw clutch. So, pinalitan siya ng cable. Then, pagtapak, wala pa rin. So, ibig sabihin niya, internal na yung problema niyan. So, tingnan muna natin kung okay yung kanyang shifting. Pag nakapatay, ayan. Third, fourth, reverse. Okay, malambot siya lahat. So, tapakan natin yung kanyang clutch. Oh, tingnan mo. Ito, kable to. Wala, walang clutch, lubog. Cable yan to ah. Wala na to. Maaring may sira na to sa internal. Alamin natin mamaya pagka nabaklas na. Tingnan natin yung release bearing kung durog na yung kanyang diaphragm. Ayan. Pero kapag halimbawa lumubog yung inyong clutch kapag hydraulic, maaring may problema lang ito sa kanyang hydraulics, pwedeng may leak, pwedeng walang fluid, o di kaya lusot na talaga yung kanyang master or yung secondary. Alright, ganun lang din naman yung pag-check kapag halimbawa may problema yung ating clutch. So, ibaba natin yung transmission, check natin kung ano yung makikita natin dito and update ko na lang kayo. Thank you. Ayan ho, bale, babaklasin na yung kanyang transmission. Ito yung clutch niya, clutch cable, bale, in-adjust na rin yan pero wala pa rin talaga. Lubog pa rin. Syempre, kapag kalubog, ay maaaring sira yan. Kapag ka pinantarin nyo, medyo maingay. Ayaw. Kasi nga. Ano naman kung lusi ba ito? Lusi. Sira na yan eh. Lustrate. Ano yan? Pag pinantar nyo yan mga idol, may maririnig kayo na ingay na parang mga mawawasak. Maaaring sira talaga yung diaphragm nito. Tsaka yung kanyang release bearing. Tingnan natin para hindi tayo pahula-hula. Para makita nyo rin kung ano yung kanyang itsura. Ayan, eto na nga mga lodi. Eto, nakakalas na yung release bearing nyo sa ano yun. Pinagkakapitan. Lahat ganyan yung itsura nyo. Ano ba kanina? Tanggal na? Nakaganyan, no? Umiikot, ano? Umiikot, eh. Nakalas yata yung lock nito. Nasa na may lock ng isa? Walang lock yung isa, eh. Nawasak. Yan ang bilhan. Kung nawasak na. Ito na pod sira, may ikot yung release bearing pero dito yung sa kanyang fork okay naman, hindi naman naputol yung spring. Yun yung diaphragm niya, wala namang bungi and kumayod nga lang, malalim. Tapos ito, mas malalim dito. Ayan. Bali katagalan pag napuputpod yun, napuputol na yan. Luminipis yan eh. Ayan. Okay, palitin na yung diaphragm natin. Tingnan natin kung maganda yung lapat ng flywheel, yung disc. Yan, pero papalitan natin ito. Tapos yung disc, sama na rin yan. Tapos tingnan natin yung flywheel mamaya, pagkakalas. Tatanggalin lang natin itong mga tornilyo. Yung anim. Tatanong si Christian. Buti hindi nasira yung diaphragm, no? Ayun mga idol, bale ito na. Bale nakita nyo na rin yung release bearing niya na nasira yung kanyang lock. So papalitan natin to ng release bearing. Then yung kanyang lock syempre kasi umikot na eh, napansin nyo naman. Tapos papansin nyo rin dito, magaspang. Kapag halimbawa tumapa kayo ng clutch tapos may ugong, tapos pag na-release nyo nawala, maaaring ito yung dahilan, yung kanyang release bearing. Sunod naman natin itong pressure plate. Dito kasi lumalapat yung ating release bearing. Habang tumatagal yan, kinakayod yan. Then kapag lumalim na yung groove dito, napipingas, nababasag yan. Lalo na dito, nagumpisa na yan. Okay? Napipingas kasi yung diaphragm natin dyan. Tapos yung pinaglalapatan naman dito ng disc, ayan. Kasi kaya kumayod na yung kanyang
bakal dito kasi yung rivets niya tumama na. Saan pinakamalalim? Ito. Ito yung mga rivets. So, mga bakal yan, dumikit na siya dito, kumayod na. So, kapag pagpapalit tayo, palit na rin yan. Then, sunod naman natin dito yung ating disc. Ayan. Dito yung pinaglalapatan ng ating pressure plate. Itong may rivets. Ayan. May rivets din yung kabila, kaya lang hindi kumayod. Dito kasi kumayod na. Ayan. Ito yung bakal na lumapat dito, kaya hinasa niya. So, hindi na natin pwede itong ibalik kasi may kayod na yan. Then, yung kanyang diaphragm, meron na rin tama. So, dito naman sa kanyang disc, although hindi naman tinamaan yung kanyang flywheel, kasi dito nakalapat yung flywheel natin, yung rivets medyo lalim-lalim pa, hindi pa kumayod. So, kapag kakumayod na yun, ipareface nyo na lang yung inyong flywheel kasi baka naman hindi lumapat ng maayos yan, magkaroon ng dragging. So, mas mainam na ipareface nyo yung ating flywheel. Papalitan natin ito lahat, pero meron tayong nakita na disc na. Tingnan natin kung gaano kakapal. Ayan. Pero replacement to sigurado. Hindi naman kasi nape-perfect yung mga replacement mga idol. Pero wala naman tayong magagawa kasi kung original naman, medyo mahal. So, pili na lang tayo ng medyo maganda-gandang replacement para hindi pa ulit-ulit yung trabaho natin. So, ganito. Ganyang kalalim yung rivets niya. Yan, ang kita nyo naman, ang kapal. Diba? Ganun din, kabila. Tingnan nyo naman yung nipis na dito. Diba? So, kapag may problema yung ating mga clutch, pwede tayong magkaroon ng dragging, clutch slipping. So, dumudulas yung ating clutch, bumabagal yung takbo ng ating sasakyan. Kahit i-accelerator na natin, kahit galit na yung makina, ayaw pa rin umusad ng maayos. Kapag halimbawa na may dragging, maaaring may bingkong sa inyong clutch system. Katulad ng bingkong yung flywheel, bingkong yung ating pressure plate. Eto, hindi maganda yung kain. So, bingkong din, hindi pantay. So, pwede tayo mag-drag. And mapapansin natin sa clutch pag tinapakan natin, imbis na dapat hindi ka nakakasagad, kailangan pang isagad. Minsan naman, kahit hindi may sagad, nakakapasok yung clutch. Ibig sabihin nun, baka nagdadrag na rin yung inyong clutch. So, pagka clutch slipping naman, tulad ng sinabi ko kanina, makupad yung takbo. Then yung iba naman, kapag may problema na rin dito, kahit anong cambio nyo, ayaw na mapasok. Kailangan, pagka mag-check kayo nito, kung okay yung inyong shifting, tsaka transmission, mga synchronizers, ay dapat kapag kinambyo nyo, ay malambot. Okay? Pagka halimbawa naman, may mga sasakyan kasi na kahit na i-cambyo natin, medyo makunat. Kailangan pa natin tapakan yung clutch. Depende kasi yan mga idol eh. Pero check nyo na rin kung may pagbabago or may nagbago sa inyong cambyo. Yan, bale, bagong clutch na ito, niro-road test na lang. So, nung nga palang una nating ginawa dito, ay yung pagpalit ng clutch cable. Yung clutch cable, tayo putol na pala. Putol na. Oo, putol pala siya. Ito. Putol na siya. Tapos, kahit anong tapak mo, kapag putol na yung clutch cable, wala na, lulubog na yan. Then, kapag halimbawa naman, lumubog din siya kapag mga hydraulics. Possible na may problem din doon is yung may mga leak nga. And, yung mga master and secondary cylinders, tapos baka naman maitim na rin yung fluid, hindi na rin maganda yung ating clutch. So ngayon niro-road test na lang, tapos titingnan natin kung okay ba yung takbo nya. Pero dito kasi nakakapasok na rin siya sa cambio tie, diba? Lambot na. O pagka tinapakan mo yung clutch, okay na to. Tsaka nung una tayo hindi naman sliding o sliding. Ay, hindi naman nang subukan kasi 'di ba putol na. Oo. So ayun, yung idea lang natin doon para ma-analyze kung ano ba yung problema, kung hydraulics ba o yung cable. Sunod naman kung pang-internal ba, mga synchronizer. Kapag ka-synchronizer kasi yan ay medyo makunat talaga yung cambio nyo kahit nakapatay yung makina. Pero alamin nyo rin, baka naman yung cable. Di ba tayo meron din itong mga cable eh, yung iba. Ito kasi bakal. May bushing to eh. May bushing yung mga, di ba sa iba, selector. Yung selector cable, may bushing din yung pagkasira rin yun. Minsan, ayaw din pumasok. So, minsan,
may problema lang pala sa mga selector, yung mga bushing. Ayan, kaya mas mainam ma-check din. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na baba kagad transmission, yung pala baka sira lang yung bushing niya. All right. Sana makatulong itong video na ito para sa inyo. Then sa mga baguhan pa lang, kasi sa mga baguhan ng mga drivers, kapag manual transmission yung dinadala nyo, huwag nyong ibababad yung paa nyo. Kapag nagpasok kayo ng gear, pagpasok, release kagad. Dahan-dahang release, syempre, pag mabagal. Hindi mo pwedeng gawing preno yung ating clutch kasi mauubos kagad. Kapag clutch driver ka, hindi magtatagal yung inyong clutch. Alright, hindi yan katulad ng automatic transmission, kahit natapakan mo yung preno niya o ihusad mo, walang mangyayari. Ganun pa rin. Okay? So ayun, para umabay yung buhay ng ating clutch, wag lang tayo maging clutch driver. Select natin, tsaka sa fuel consumption din, kasi pag nagkakambyo tayo ng mali, medyo malakas din sa fuel consumption. Kung clutch driver din tayo, naubos din yung clutch. Okay, ang buhay lang din naman ng mga hydraulics is yung palitan mo every 40,000 kilometer yung clutch fluid niya. Then para nang sa ganun hindi siya mangitim, hindi kaagad masira. Tapos sa cable naman, eto. So wala namang maintenance tayo, no? Basta lalagyan mo lang siguro siya ng mga WD-40 pag naganit, para hindi siya mag-stuck. Ganun. Alright, pabalik na tayo. Okay naman yung kanyang cambio, napapasok naman lahat. Pero mas maganda talaga kung gusto mong i-testing hanggang 5th gear, kailangan nyo mabilis. Pero kahit hindi na, kasi dito-dito lang naman tayo, city driving lang naman. Alright. So thank you po sa panonood.